What's up mga followers and visitors ng aming YouTube channel, ang Charitep Kingdom. At ngayong araw po ay ating alamin ang bagong balita mula sa TESDA or TESDA News. At ito ay balita mula sa mga biktima ng Marawi na yung gulo, yung gera na nangyari nung mga nakaraang mga buwan. At ngayon po ay alamin natin kung ano ba yung tungkol dito. So yun, at para hindi na po magtagal ay mag-umpisa na po tayo. Merong 5,015 na Marawi evacuees ang natulungan ng TESDA. Itong balitang to ay nilabas ng TESDA noong August 1. Umaabot na sa 5,015 internally displaced persons o IDPs o bakwit mula sa naganap na kaguluhan sa Marawi City ang napagkalooban ng Technical Education and Skills Development Authority TESDA ng Skills at Livelihood Program. Sa nasabing bilang, 2,360 ang Technical Vocational Education and Tibet or Tibet graduates sa iba't ibang kurso sa construction na magkakaroon sa isa sa gawang rehabilitasyon sa Marawi City. Actually, yung buod na itong news na to ay good news to sa mga sa lalawigan ng Marawi City, kasi yun nga nagkaroon ng mga gero doon mula sa mga nasabi ng ISIS na terrorist. At nagkaroon, nakita nyo naman kung napanood nyo yung mga balita tungkol dito na talagang sira-sira yung mga bahay at mga government facility sa lugar na yan. Sa ngayon, meron mga graduate doon na 2,300 plus na graduate nung meron tungkol sa construction. So, sila yung mga training ng TESDA, nagkaroon ng formal training ng sa TESDA na sila yung magiging gagawa ng mga construction sa mga nasira sa Marawi City. Which is okay naman kasi nga dahil yung i-build nila ng mga construction ay yung mga lugar din nila. Tapos at ito ay party nung build program. So eventually, halimbawa matapos na nga tong mga rehabilitations na ginagawa, yung pagkakaroon ng construction ng magandang balita pa rin doon kasi halimbawa ginagawa na nila yung mga building, party sila ng Marawi City, may chance sila rin na na ma-hire sa ibang mga trabaho, hindi lang doon sa Marawi City. Halimbawa, mayroong mga build program, so pwede sila ipadala sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At eventually, kung gusto naman nila mag-abroad, ay magagamit nila doon sa mga yung mga kanilang experience at mga madadagdagan ng mga skills nila para makapagtrabaho sa ibang bansa. So para sa akin ito ay win-win para sa mga nag-training na binihagi ng TESDA. So ano ba yung mga tungkol sa mga kurso na yan? Sabi dito ay may mga graduate ng carpentry, merong electrical installation and maintenance, masonry, multiple plumbing, pipe fitting, tile setting, at shielded metal arc welding. So yan, kung mapapansin nyo mga yan, yan mga related sa construction. Which is, sabi ko nga kanina ay, pag nagkaroon sila ng maraming experience, pwede naman nila magamit kung mag-apply sila sa ibang bansa. So mga ito ay mga skill related sa skill sa construction na skills yan. So magagamit talaga nila yan. Meron naman
nag-training sa heavy equipment. Meron naman heavy equipment sa dump truck, ayun nga, mga pipe fitting, technical drive, electrical installation maintenance. So overall talaga is maroon na natutok talaga dun sa mga ano eh, sa mga construction na related na kurso. So yun, meron naman iba, meron naman kumuha tungkol sa agriculture and fishery, malamang ay dahil iba diyan eh syempre kailangan din sa pagbi-build eh, may mga magtatanim, syempre kailangan ng mga pagkain, electronics, garment, o yung mga dressmaking, ganyan, at health and social, and other community development services, tourism, at marami pang iba. So, lahat yan, mga test na yan is para sa pagbi-build nga nung nasirang ano, Marawi City na dahil sa mga gera na nangyari nung mga nakaraan. At itong ano na to ay para sa akin napaka good news. So para sa akin na thumbs up tong balitang ito. So yun. Ngayon, kung may mga tanong naman po kayo tungkol sa TESDA, halimbawa, nagkaroon yung interest nyo, kaso hindi nyo alam kung saan kayo mag-a-apply, ano, magtatanong. Pwede po kayo magtanong sa aming FB page. Hanapin nyo lang po yung Charity of Kingdom or dun sa aming website or dito sa aming description, nakita nyo po yung kung sa aming FB page. Pwede rin pa kayong magtanong dito sa aming YouTube channel. Mag-comment lang po kayo kung taga saan kayo at ano ba yung mga interest nyo. Interesado kayo kung kayo ba interesado sa construction, sa pagkain, food industry, di ba? So maraming ano, basta sabihin nyo lang kung ano mga gusto nyo ano, at hanapin natin kung anong course ang bagay sa inyo. So yun, basta importante ay kung sa taga saan po kayo at titingnan natin kung may available na or may TESDA school na nagtuturo ng ganong kurso. So yun po ah. Hindi na po kami magtatagal at nasana po yun, sana i-share nyo po itong aming YouTube channel, ang aming YouTube videos at bisitahin at i-like ang aming Facebook page. So maraming po salamat at sa inyo pong lahat. Maraming pong salamat muli.